Bakit? Para patunayan nyo na isa. Ang mali lang, isang Diyos, pero isang Panginoon, si Kristo. Kaya, naniwala ko, ha? Ang Ama, at ang Anak, at Panginoon. Ngayon, saan ilalagay? Huwag ko sabihin sa pira. Sa Diyos. Kasi pag sabihin mo sa akin, si Kristo, Panginoon sa pira, hindi mong pira sa Kristo eh. Ha? Doon po nga, siya yung una sa pasumulta, ang Diyos ko eh. Yung salita. O, nakasama ng Anak. Ayan. Yung Roh, yung Espiritu. O, kasama siya doon. E, ano niya, babalikan mo yung harap ko. Sige. Ngayon, sabi nito, nanginig magputulong ko eh. Nanginig magputulong. Sabi naman ni Karina, isa lang ang nabuti, ang Diyos. E, ang tanong nito, Jesus ba niya nabuti? Ang daming pasakali eh. Mabuti rin pala ba nung huli? Kasi nabuti si Kristo, Diyos siya eh. Hindi ka nabuti yan. Sino ka nabagligtas? Nabutin. Babalikan kita mamaya. Sino ka nabagligtas? Yeah. Ngayon, tunay ba rin si Kristo ng Diyos? Kakasabihin mo walang nabasang talata. Ngayon, ito po. Yamang ginamit mong apostol, yung tatlo, gagamit ako mo sa apostol, si Juan naman, apostol naman. Oh? Si apostol Juan, ano siya buhay? Sumulat. Anong sabi dito? Unang Juan 5:20. Oh? Sabi ito, unang Juan 5:20. At nalalaman natin na parito ang Anak ng Diyos. Sino yung Anak ng Diyos dito po dyan? Si Jesus Cristo. At binigyan tayo ng pangunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo na sa kanya na totoo. Sa kanyang Anak na si Jesus Cristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay mula walang hanggan. Tunay na Diyos yung pala eh. Tunay yung Ama, tunay ang Anak. Kaya yung paksa, patunayan ko, tunay ang Ama, tunay ang Anak. Ngayon, hahanap pa yung talata pagsamahin daw. Pastor, may talata ba? Pastor na dalawa, mayroon. Mayroon, Juan 10:30. Ako at ang Ama, isa. Oh, ano pa gusto mo? Huwag na ano? Nang pasimula, naroon ang salita, kasama na Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. O ano pa? Laging dalawa yan. Ito pa, unang Juan 2:24. Kung talata lang sa Biblia, marami. No? Ito, unang Juan 2. Sabi nito, unang Juan 2:23-24. Sabi nito, ang sino lang nagkaila sa Anak ay hindi suma sa kanya ang Ama. Ang nagpapahalag sa Anak ay suma sa kanya din naman ang Ama. Manatili sa inyo ang inyong narinig, buhat ng pasimula. Kung manatili sa inyo ang narinig ninyo, buhat ng pasimula, kayo naman ay manatili sa Anak at sa Ama. Itagulat, dalawa lagi yan. Kaya, matibay po ang ating pong pagpapatunay. Oh? Ngayon, basahan naman ito po yun. Lift up or lift down. Oh? Ngayon, hanapan niya ang talata sa Biblia na sinasabi, si Jesus Cristo ay hindi Diyos. Yan. Binasa ko, tunay na Diyos. Babasahan mo po yun, hindi siya tunay na Diyos. Lift up or lift down. Binasa ko, tunay na Diyos. Babasahan ko, hindi siya tunay na Diyos. Yan lang, talata sa Biblia. Ngayon, ano pang sabi nito? Sino ba talapagligtas? Uulit natin. Tingnan natin ano ang sabi nito kung sino talapagligtas. Sabi nito sa Tito 2:13. Sabi niya, Diyos ang talapagligtas. E si Jesus Cristo talapagligtas. Yan, ikaw na naman niya ang sasagot kung ano siyang tasing talapagligtas. Sabi nito, Tito 2:13. Sabi nito sa Biblia, habang hinihintay natin ang magpalad na pag-asa, hindi mo, hinihintay natin yung magpalad na pag-asa, at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos, ha? Pagpapakita ng ating dakilang Diyos, sino yun? Na si Jesus Cristo, dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Cristo. Oh, maliwanag po ang talata. Namiwanag naman tayo na si Cristo yung babalik. Oh, babalik siya ayon sa Biblia, babalik ang Panginoon. Okay, kaya maliwanag po ang ating pagpapatunay. Ang Anak, tunay na Diyos. Yung Ama, tunay na Diyos. Kaya kung pagsamahin mo yan, sabi na, may talata kang dalawang tunay na Diyos. Ang pagpapahag ng Biblia, may panahon. Panahon ng Ama, panahon ng Anak. Kaya, kung sabihin mo sa akin yung may talata ba, pinatulayan ko na. Yung ang tipang, sinabi niyo, isang Diyos, yung Ama, gagawin tipang, ang Anak, tunay na Diyos. O, pagsamahin mo yan, dalawa. Huwag mo magpapahayin yan. Diyan mo yan. Magkasama yan. Saan? Sa langit. Meron ba namang tao sa langit?
here on the ground. Si Kristo na saan? Sa langit. Oh. Ang Diyos na sa langit. Nasaan si Kristo? Sa langit. Oh, ulitin ko. Kolosas. Sabi nito, Kolosas, Chris Honor. Sabi nito, kung talagang muli yung binuha na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinarugunan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Nasaan doon sa Kristo? Nakaupo sa kanan ng Diyos. Oh. Maliwanag. Maliwanag na nasa sa Kristo, hindi po yung tao bakit sa langit ko sa mayroon. Okay. Nakita ni Stephen at nakita ko na bukas ang langit at natatindig. Oh? Natatindig si Jesus sa kanan ng Diyos. At muli nabag sa mga, nakita ko na, nataupo naman sa kanan ng Diyos. Kaya si Kristo doon, upo, kakayo, ginagawa niya yung nandun sa langit. Wala. Ha? Tutuyo ko yan. Nakatayo, nakaupo, kaya malayak siya doon. Bakit tahanin niyo? Ano sabi niya? Ako galing sa langit. O ito, ako ang lupa galing sa langit. Meron mong tao galing sa langit lupa? Basahan ako ng kasaysayan. May tao galing sa langit lupa. Walang iba. Kundi sa Hesus Kristo galing sa langit. Sabi niyo, o? Sabi niyo, galing sa langit. May tao galing sa langit? Yan. Sabi mo nga, basahan ako, lupa galing sa langit. Tao. Yan. Ngayon, ano bang sabi nito? Tara, relax lang. Tumingin ko lang. Okay. Kami na, tumingin ko lang. Okay. Relax lang. Tumingin ko lang kasi mawala tayo sa linyada eh. Ito. Ngayon, sabi nito, ano sabi nito? Tinawag pa si Jesus na Panginoon? Oo, tinawag. Mali pa ang mga tao na pagtawag Panginoon? Tingnan natin. Basahin natin ang Biblia. Nung tinawag si Jesus na Panginoon, mali ba sila? Uy, hindi ako Panginoon, tao lang ako. Ano sa Jesus? Basta. Juan 13:13, pakinggan natin. Sabi nito sa Juan 13:13, okay. Sabi nito, umpisahan ko sa 12. Juan 13:12. Kaya nang nautasan niya ang kanilang mga paa at mukha at nakuha ang kanyang mga dali at muling maupo at sinabi niya sa kanila, nadadaman ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Krisi, tinawag ninyo akong guru at Panginoon. Tama kayo, sapagkat ako na. O, kita mo, dapat sabi mo, mali kayo, hindi ako Panginoon. Pero sabi ni Kristo, tama kayo, ako na. Kaya dapat na, paniwala ka na, kasi Kristo Panginoon. O, ngayon, ano sabi nito? Ako na, ang Panginoon. Okay, kung ang Panginoon, sabi ni Kristo sa 14, kung ako ang Panginoon, at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat din maghugasan ng mga paa sa isa't isa. Naniwanag po, inamin ni Kristo, siya Panginoon. Ngayon, sa anuhan din yan? Sabi ni Nath kanina, ang Panginoon, pwede kapit sa Diyos, pwede sa pera. O saan mo kapit yan? Sa pera? Walang kalulusutan dyan. Hindi mo pwede sa pera yan. Si Jesus nagsalita niyan. O, ngayon, kita po sa pera yan. Paano naman masasabi, di na si Jesus. Ngayon, ano bang sabi nito? Ang Diyos, sabi nito, Jesus Kristo, anak ng Diyos, sabi sa Hebreo, Tono, Tris. Hebreo, Tono, Tris, ay ganito po ang makasulat. Sa Hebreo, Tono, Tris, sabi nito, siya ang kalimingan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inalalayan ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya'y upo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Pero mo, si Kristo pala naglilinis ng kasalanan ng sanlibutan? Ha? May tao bang kayang maglilinis ng ating kasalanan? Walang iba kundi ang Diyos ang maglilinis. Walang tao dyan na magsakripisyo para ang tao iligtas. Si Kristo, sabi niya, siya ang kalimingan ng kaluhatian ng Diyos at tunay na larawan. Oh, si Kristo ang larawan ng Diyos na tunay. Ngayon, ano pa? Mayroon pang talata dito sa Hebreo 1:9. 5 minutes. Sabi nito, Hebreo 1:9, inibig mo ang katuliran at kinakasin
kagalakan hujit pa sa iyong mga kasamaan. Ito muna, ang Diyos, at ang Diyos mo, ilan ang Diyos? Ha? Nagbubos ng lamis? At ang nagbibigay na, naglilinis ng ating mga kasalanan. Kaya, presentation ko, sabi ko niya, pinatunayan ko, ang anak ay tunay na Diyos. Ano pa? Babalik tayo sa mga apostol. Oh? Anong sabi niyo po ng Biblo? Ito ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At pinamating na niyo po, si Pablo, sa Roma 9:5. Anong sabi ni Pablo? Sa Roma 9:5. Anong pagkakilala ni Pablo kay Jesucristo? Basa. Roma 9:5. Sa kanila ang patriarka at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman na siyang nangingibabaw sa lahat. Diyos na maluwalhati magpakailanman. Amen. Sabi ni Pablo. Ha? Si Kristo daw ay Diyos na maluwalhati magpakailanman. Sabi ni Pablo, amen. Kaya sinang-ayon na ni Pablo. Kaya Diyos din si Kristo dito sa kanyang pagpapaliwanag. Ulitin ko po. Roma 9:5. Sa kanila ang patriarka at sa kanila nagmumula ang Kristo ayon sa laman. Oh. Na siyang nanginibabaw sa lahat. Diyos na maluhati magpakailanman. Amen. Yan po ang maliwanag na sinabi ni Pablo. Kaya, kayo na po ang mag-isip. Ginamit niya si Pablo, apostol ni Kristo. Ang sabi ni Pablo, Diyos, Kristo, nungunuhati. Okay. Ano pa sabi nito ni Pablo? Sa unang Korinto, babalikan natin. Tinawag din siya Panginoon. Kaya ang Panginoon, na sinabi ni David, sinabi ng Panginoon sa ating Panginoon, si Jesus Kristo po ang isang Panginoon doon. Kaya kung hindi niya si Kristo sa kanya, sino? Yan ang ating abangan. Kaya hindi niya sagutin kanina eh. Bakit? Maiipit siya eh. Kasi inatayuan niya, isang Panginoon lang, isang Panginoon lang, sa'yo Panginoon isa, ito si Kristo din pa lang. Okay. Kaya, babalikan natin, unang Korinto, uno Diyos. Sabi nito, si Pablo na tinawag po pang maging apostol ni Jesus Kristo sa pamamagitan ng talooban ng Diyos. Okay. Kaya, Jesus Kristo at yung Diyos, lagi niyang binabati, ni Pablo, lagi niyang binabati sa kanyang mga salita. Okay. Ilang minuto? Dalawang minuto pa. Kaya, ito si Pablo na apostol ni Kristo, siya po ang laging bumabanggit tungkol sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Yung sinabing, kung pala po, yung kapangyarihan ng salita, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Basta, sa unang Korinto, ano, sabi nito, 22-23. Okay, basahin ko po. Sabi nito, sapagkat ang mga Hudyo ay humingi ng matanda at ang mga Griko humahanap ng karunungan. Subalit, ipinangaral namin ang Kristo na ipinapo sa krus na isang kapisuran sa mga Hudyo at tahanan sa mga Hudyo. 24. Ngunit, sa kanila ng mga tinawag maging Hudyo at Griko, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Mahalagod. Praise God. Si Kristo ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya, dapat nabuksan ang ating mga isipan. Yan po ang huwagat ng aming rinyo. Siya nahalag ang kanilang basa. Ito ang Timothy 3:16. Unang Timothy 3:16. Yung huwagat ng aming rehinom. Ito po. Walang pag-alinlangan. Ha? Walang kabuga-buga. Dakila ang huwagat ng kabanalan. Siya nahayag sa laman. Pinatulalang matuwid. Sa Espiritu. Nakita ng Anuhin. Ipinangaral. Pagkata. Silang parapayanan. Ng buong sa nabutang at rinom. Sa taas. At taasan. Yan po. Salamat. Thank you. Okay. On the back siya. Palakpakan po natin. Oh, goes.